yung magsusunod po ang tatanong tungkol sa peace and order, si Brian po from Ataw. Gaano po kahalaga sa litigato ng Butihing Mayora ang peace and order at kamusta po ito? Napakahalaga. Yun na nga po eh, lagi siguro iniisip nila kapag, of course, pag babae, hindi naka-ano ang peace and order, hindi naka-focus ang peace and order. In fact, masyado po akong naka-ano sa peace and order. Ang napapansin ko po, may mga areas po na kailangan tutukan dito sa lungsod ng Maynila. Of course, nandyan pa rin po ang problema natin sa droga. At yung iba pa po ng mga krimen na hindi katanggap-tanggap lalo na sa akin. Nung huli namin command conference, napanggit ko na nga po sa ating mga kapulisan na okay naman na nakakamuhin tayo ng mga drug users. Nakakalungkot na eh kung sino pa yung walang kakayahan, sila pa yung gumagamit ng droga. Pero sabi ko, go after the source. Kasi kung ito lang yung matututukan natin, maliit lang yan eh. Pag nakuha natin yung source, mawawala yan eh. Mas madaling mawawala. Kagaya po yung nangyari, although support lang naman po tayo doon, yung sa 990 Ilos. Diba, laki-laki. Dito nahuli sa lungsod ng Maynila. So, at saka intensify po natin ang police visibility. When I say intensify, ang ibig sabihin po, hindi lang yung nakatayo sila na nakikita natin, di ba? Kundi, dapat kumikilos. Pinatututukan po natin yung mga yung university belt. In fact, pinapailawan na po natin yan, konti-unti yung Lacson area as per request din po ng university belt. Yun po tinututukan natin. And yung mga kahilingan ng ating mga paaralan na kung pwede during the time na pagpasok at paglabas, may nakaantabay din po tayong mga police. Meron na rin po silang nilagay na mga police desk. Ang sabi ko sa kanila, dapat lahat ng eskwelahan. At meron na rin po silang mga notices or tarpaulin sa kalagay kung ano, sino yung dapat na nakawagan po nila. So, nakatutok po tayo. At ang napansin din po namin in General Quezon, medyo may ibang cases tayo na nagay na rape cases na pinatututukan po din sa kanila, lalo na yung mga bata pa yung mga instruction, ma'am, para ma-secure yung safety and security ng mga Manilenyo, especially ngayong Pakasko. Yes, yun na nga po ang nabanggit ko. Ang specific instructions po natin is to intensify police visibility. Hindi po naka-steady lang sila. Dapat lagi sila nag-report. And of course, to go out of their way. Hindi lamang po to address yung mga crimes dito, kundi patulungan din yung mga ordinaryong mga mamamayan natin, hindi lang during time na may krimen, kundi balik outside of their ano. About five rappers. Bawal pa rin po. May nahuli nga po sila eh, na mga nagbibenta na ng firecrackers. Dun po sa everyday po nagre-report sa akin lahat ng mga police stations, including the PCP. So lahat po ng mga nangyayari sa buong Kamaynilaan ay nakakarating po sa akin. At alam naman po ninyo na marami pong mga CCTV cameras na naka-deploy sa buong Kamaynilaan. So kahit hindi po ako mag-libon, nakikita ko po. At natuturo ko po sa kanila kung saan po yung mga problematic areas natin. Pero naglilipot din po ako regularly nang hindi po nila alam. Okay, no, secret. Bawat pa rin po ang mga illegal vendors po natin. Meron lang pong mga specific na lugar kung saan po tayo po pwedeng mga lakal. Napapayagan po natin. Hindi po nagbabago ang ating pong policy patungkol po dyan.
dire-diretso pa rin po ang mga clearing operations namin. Kaya kami po ay nananawagan na huwag na ho kayong magbakasakali pa sa ating mga illegal vendors dahil hindi ho namin kayo, hindi ho kami titigil ng araw-araw libisin natin ang Divisoria, Recto, Blumentritt, lahat po Karyedo, araw-araw po namin. Nang sa gayon, mas marami po ang makakapunta at makakapamili ng ayos dito po sa mga areas na ito. Every time naman po na may mga season po talaga, halimbawa po pasukan, ayan po, nagdadagdag na po talaga sila. And ngayon pong Christmas season, magdadagdag po sila definitely. Yun nga po, kapag yung lugar po ay hindi mapapanatili ang physical distancing, ay talaga hong kailangan mag-face mask. Isa naman po yan talaga sa mga tinututukan natin eh. Pero alam niyo, pag kayo ay naglibot-libot, naka-face mask pa rin ang mga tao. Hindi ho nyo kailangang sabihan eh. Sa sarili po nila, siguro nakasanayan na nila at gusto nila ligtas din po. Kaya kanina sa Manila, so mga naka-face mask, kapag pupunta po kayo ng mall, naka-face mask pa rin po ang mga tao. Tapos ka po ang performance ng MP? At in general, maayos po. Maganda po ang performance sa ating kapulisan dito sa lungsod ng Maynila. Dahil nga po sa pinaigting na police visibility at dahil na rin po sa habilin sa kanila ng NCPRO Chief, General Estomo, na habang ang tao ay natutulog, sila po ay dapat isalubong.